Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, ikaw ang daan pabalik sa tahanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikaw ang katotohanan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin na tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malino nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Ako ang daan.
Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyong aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakikita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Upo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati at pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus na Sareno. Unang Biyernes ng buwan, natatanging araw ng mga deboto ng ating debosyon at higit sa lahat ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng mga apostol Felipe at Santiago. At napakaganda, lalo na ngayong unang Biyernes ng buwan. Kay bilis ng panahon, Mayo na. Sa susunod nakita natin, nangalahati na ang taon. Bagamat maraming naganap na, maraming naging pagsubok, nandito pa rin tayo, awa ng Diyos, buhay pa. Bagamat siguro, hindi pa nalulutas lahat ng mga problema, hindi pa nabibigay lahat ng mga hiling, pero nandito pa rin tayo. At dinala kayo dito ng Poong Nazareno. Sapagkat walang makapipigil, hindi lang sa inyo, wala rin makapipigil sa Kanya na tayo'y tawagin, mahalin at patawarin at gawaran ng Kanyang pagpapala. Kaya't ipagdasal natin na katulad ng mga apostol, kung papaano si Jesus Nazareno muling nabuhay, tayo rin katulad ng mga apostol, muling mabuhay, magbagong buhay, at matanggap ng lubos ang kanyang pagpapala. Kaya pakisabi nga po sa katabi nyo, pagpalain ka ng Diyos. Sa kabila naman, sabi mo sa kanya, manalig ka sa Diyos. Ang nananalig at handang-handa na pagpalain ng Diyos, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas.
Ayan, handang-handa na sa pagpapala at matibay na ang pananalig. Paano nga ba natin mapagtitibay ang pananalig? Sinasalamin ni Felipe ang nasa puso ng bawat isang deboto. Sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama. Ipakita ninyo sa amin ang Diyos. Napakagandang paalala na ang tunay daw nating kahilingan, ang pinakamalalim nating kagutuman ay ang makita ang Diyos. Hindi yung pera. Opo, humihiling tayong magkapera. Humihiling tayong maging malusog. Humihiling tayong magkatrabaho. Marami tayo, iba't ibang mga hiling. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan, ang lahat ng iyan ay nakaugnay sa Diyos. Ang tunay nating hinahanap ay ang Diyos. Kung hinahanap mo lang pera, nagkakamali po kayo. Hindi dito sa Quiapo yun. Punta kayo sa bangko, nandun ang pera. Kung hinahanap nyo lang ay kalusugan, pumunta po kayo sa ospital. Hindi ko sinasabing huwag na tayo maghanap ng pera, huwag na tayo magpagaling, huwag na tayo magtrabaho. Pero ang lahat ng ito ay dapat nakaugnay sa Diyos. Kaya nga, sinabi ni Felipe, masisiyahan na po kami. Ipakita niyo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Sa Ingles, mas maganda, show us the Father and that will be enough. Sapat na iyon. Sapat na iyon. At yun sana ang ipagdasal natin. Makita natin ang tunay na kasiyahan at kasapatan sa buhay. Alam niyo rin po ang taong pinakamalungkot, pinakamiserable sa lahat. Hindi yung mahirap, kundi yung taong hindi makita ang sapat sa buhay. Hindi masiyahan sa buhay. Hindi lang halata, pero sila po talaga ang pinakamiserableng tao kasi hindi sila masiyahan. Kaya yun yung ipagdasal natin, matuto tayong makita yung sapat. Kaya ngayong araw na ito, sa pag-arap natin sa Pong Nazareno, tanungin natin ang sarili natin, ano bang sapat? Alam nyo po, kaya daw naghihirap ang bayan natin ngayon, maraming tao hindi makita yung sapat. Kaya daw, nagdurugo ang kabad ng bayan. May mga taong hindi makita nila yung sapat. Minsan nakakapagtaka ho, ang yayaman na ho, kahit siguro kaapu-apuhan, hindi na maghihirap, pero hindi pa rin masiyahan pag nakawan ng bayan. Kaya ho, hindi maayos-ayos lahat ng kalsada natin. Kaya konting hangin lang, nililipat na yung mga bubong ng paaralan natin. Kaya yung mga ospital natin, hindi maibigay lahat ng serbisyo sa atin. May mga taong hindi makita yung sapat. Siguro bilyon-bilyon na ang pera. Parang kulang pa rin. Pero wag lang tayo titingin sa kanila. Baka maging sakit din natin yun. Yung hindi mo makita yung sapat sa buhay. Kaya ipagdasal natin sa Panginoon, makita natin yung sapat. Ano ba yung sapat na makapagbibigay kasiyahan sa atin? Ang dami nating inahanap, kaya tuloy hindi tayo mapanatag sa buhay. Alam niyo rin po, hindi naman tayo kailangan maghirap. Sapat ang kalikasan sa atin. Sapat kung tutuusin ang kayamanan ng bansa natin. Pero kapag umira ng kasakiman, walang sapat, walang kakasya, kulang lagi.
Kaya kapag ikaw yung taong laging pakiramdam mo may kulang, ingat lang. Lapit ka sa Nazareno at sabihin mo, turuan niyo po kong matuklasan ang sapat. Kasi yan ang laging pagumulan ng away. Hindi ka masiyahan. Hindi ka masiyahan sa ginagawa ng asawa mo. Hindi ka masiyahan. Okay naman yung anak mo. Maayos naman ang grado. Gusto mo laging top one. Isa lang ang mali, pinagalitan mo na. Ano ba talaga ang sapat? Sana makita natin yung kasi magiging miserable tayo. At ano rin ba yung sapat sa pagpapahayag ng pananampalataya? Sapat na ba yung magsimba? Sapat na ba yung magtaas tayo ng kamay? Magnobena at magrosaryo at makahawak sa paa ng Nazareno? Ano ba rin ang sapat na pagmamahal sa Kanya? Alam niyo po, nitong linggong ito, napakaraming naging ganap dito sa ating Sakyapo. Sinimula natin, dumalaw dito ang Birhen ng Antipolo upang pasinayan ang pilgrimage season sa Antipolo. Dumalaw ang ina sa anak. Ewan ko iba sa inyo, naglakad. Siguro yung iba sa inyo, naglakad mula Quiapo hanggang Antipolo. Kasi hindi sapat lamang ang magsimba. Ipakita natin sakripisyo. Hindi rin sapat yung magprosesyon. Buti na lang sa unang pagkakataon, mapayapa ang alay lakad. Tuwan-tuwa po ang obispo ng Antipolo. Behave daw tayong mga taga-Quiapo ngayon. Kaya sapat dapat ipakita natin. Hindi lang yung nagpo-prosesyon tayo, tama ang pag-uugali, nagkakaisa, nagtutulungan. Bagong bihis ang Nazareno po, kung napapansin ninyo. Pero hindi sapat sa atin, gayakan siya. Kaya sinimulan natin na tuwing bibihisan ng Nazareno, bibihisan din natin ang ating kapwa-tao. Kaya yung mga nais magpabihis sa Nazareno, ang hiling ko rin, magbigay tayo ng damit. Kaya sinasabay natin yan. Nagbigay tayo ng damit sa mga taong nasa lansangan ng pagkain, ng konting pangpaliguban lang nila, panglinis sa katawan. Dahil kung nililinis natin, ginagayakan natin ang Nazareno, dapat din ang kapwa natin. Hindi sapat na siya lang ang ating parangalan at mahalin. Hindi sapat yon. Dapat magmalasakit din tayo sa ating kapwa. Kaya kahapon, ginanap natin yung iThursday, yung lingguhang feeding program natin. Pagpapakain natin, halos 300 mga tagalansangan ang ating binahaginan ng pagkain. Pagkatapos makakain, libreng gupit. Sayang, di ako nakasabay, no? May libreng gupit, may masahe pa. Para kahit papano makaginhawa sa kapwa. Hindi sapat yung dasal-dasal lang tayo, pero wala tayong pakikisama sa ating kapwa. Hindi sapat yung nagbe-biyernes tayo sa Quiapo, pero pagdating sa bahay, parang hindi ka galing simbahan. Kaya turuan tayo ng Panginoon kung ano ang sapat. Turuan tayo na laging maidugtong ang Panginoon sa mga hinahanap natin sa buhay. Sapagkat sa bandang huli, Siya ang hinahanap natin. Sana huwag masabi ni Jesus Sareno sa atin yung sinabi niya kay Pilipe, matagal na ninyo akong kasama, di yata't hindi nyo pa ako nakikilala. Matagal ka nang nagpupunta tuwing Biyernes, pero di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Matagal ka nang naglilingkod, matagal ka nang deboto, hindi mo pa yata ako nakikilala. Sana masabi natin, kilala ko po kayo, Panginoon, kasi alam ko ang sapat. Alam ko ang tunay na makapagbibigay kasiyahan sa buhay. At higit sa lahat, kayo ang ibig kong makita. Hindi yung hinihingi ko. Mga kapatid,
Sana hindi tayo nandito kasi may hinihingi lang tayo. Sana hindi tayo nandito kasi ang hinahanap natin, yung hinihingi natin. Para kung sirang plaka, pero okay lang para matandaan ninyo. Sana hindi kayo pagdating dito sa simbahan, ang sasabihin nyo, Panginoon. Kung hindi sana ang sasabihin nyo, Panginoon. Ha? Huwag laging pengi noon, pengi nito, pengi noon. Sana ang sambit natin, Panginoon, sapagkat siya ang nais nating makita, sapagkat siya ay higit pa sa sapat. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, narito na naman po kami sapagkat ibig po namin kayong makita. Sapagkat kayo po ang magbibigay ng tunay na kasiyahan at sapat sa buhay. Patawad po minsan kung hindi sapat ang aming debosyon sapagkat lagi lang kaming nanghihingi, sapagkat nagiging panglabas lang ito, sapagkat hindi ito tunay na pagbabagong buhay. Tulungan niyo po kami na sa aming pagdedebosyon, lalo naming matuklasan ang iyong awa at pag-ibig, at ito rin ay maibahagi namin sa aming kapwa, katulad ng mga apostol. Mahal na pong Jesus sa Sareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo para sa pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Ang ating tugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa inyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap na ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag na ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi na ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tahimik nating idulog ngayon pa nating kahilingan. Ama, iniayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin at matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan. Inilapit namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Umupo muna ang lahat. Oh.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago at ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw ay maging reliyong minamarapat at kinalulugdan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa.
ni Jose naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa na mga apostol ni Felipe, Santiago, at lahat ng mga banal ni San Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bunggalang natin tawagin ang ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan ang dahilan lamang namin ay yung hinihiling namin sa inyo at hindi po talaga kayo. Patawad po kung hindi kami makakita ng tunay na kasiyahan, hindi kami makontento sa buhay, hindi kami marunong magpasalamat, hindi kami marunong magbahagi. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno. Higit pa siya sa sapat. Siya ang tunay nating kasiyahan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe na Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESE subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdadalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa ni Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa pagpapatuloy na paggawa, paglinis, pag-ayos ng ating simbahan. Sana maraming mga deboto po ang tumulong, lalo na sa ating Adoration Chapel at Baptistry. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Kahapon po, si Father Robert, Father Jess, ang SSDM, nag-ikot po at nagbigay ng mga ayuda sa ating mga parokya na namamahagi din para sa mga nahihirapan sa buhay at nagbigay din tayo sa nasunugan. At ang lahat na ito'y sinisikap nating gawin sapagkat ang debosyon natin, hindi sapat ang debosyon. Ito'y dapat
magturo sa atin, magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na kasiyahan, ang higit pa sa sapat, ay si Jesus Nazareno, sapagkat siya ang tunay nating hinahanap sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.